Siyempre guys, what's up sa inyo dyan, sa mga aking mga viewers dyan, subscribers dyan. Thank you po sa pag-subscribe nyo sa aking channel na palagi po kayong nanonood, nagla-like, nagko-comment. Marami po salamat ulit sa inyo. So, ang gagawin ko po ngayon para sa inyo is mag-unbox po ako ng laptop. Ang brand na ito ay Asus. Hindi ko alam kung maganda na tong ganitong klase ng laptop, no? Pero sabi doon, okay naman na daw yung Asus. Galing na kasi ako sa Acer. Hindi ko alam eh. Bigla na lang kasi nag-shutdown yung Acer ko. So, ngayon, kailangan ko tuloy pumili ng bago. So, i-unbox ko po ito. Siyempre, una nyo po makikita dito, siyempre, yung box. Siyempre, ito po yung tsura ng box niya, oh. So, medyo magandang klase na po yung box ngayon, ha. Kasi dati, medyo putsu-putsu lang yung box ng mga laptop, eh. So, yung specs nito, 14 inches yung, siyempre, yung laptop. Intel i3 na siya. 1 gig yung hard disk niya. Tapos, yung RAM niya, 4 gig. DDR4. Sabi rin nila, mas mabilis sana kung 8GB yung RAM. So, ititest pa natin yan kung talagang mabagal na yung 4GB. Kasi, yun lang kinaya ng budget. So, ang halaga pala nito is 26,995 pag cash. Siyempre, iba pa pag installment. Hindi ko na alam yung kung magkano yung installment na yun. So, nabili ko rin to sa Ayala Mall, Circuit Makati. Tapos sa PC Express. So, wala. Sa Abinson kasi guys, unti lang yung mga laptop nila. So, doon ako nakakita sa PC Express. So, eto na nga siya. Ito pala yung bag niya. So, tig-tig na natin yung itsura. Reviewin natin kung maganda ba yung bag na libre ng Asus. Para sa akin, maganda naman siya. Makapal, oh. Makapal yung tela niya, eh. Maayos naman yung zipper. Maganda, guys, oh. Makapal siya. Hindi siya yung parang putsu-putsu na mga bag ng laptop. Kasi yung mga bag dati ng laptop na free, medyo yung mga dati, medyo hindi magaganda kasi, di ba? Parang mga unting bigat lang, eh. Punit na agad. Ito mukhang matibay. Makapal. So, thumbs up ako dito sa bag na free ng Asus. May isa pang free, siyempre. Pinapili tayo kung cooling pad, o wireless na mouse, Bluetooth speaker, saka USB na 32GB. Since anong USB eh, meron na ako. Yung mouse naman eh, kahit wireless siya eh, may mouse pa rin ako. Dalawa pa nga mouse ko eh. Eh, tapos yung isang Bluetooth speaker, meron na rin ako nun. Eh, yung cooling pad na lang ang kinuha ko. At eto yon. Ooh, hindi rin putsu-putsu. Na parang ganda. Tapos, syempre, may tatak ng PC Express. Yung wire niya, dito na nakakonek. Diba, ang ganda. So, ito yung pinili kong isa pang free. Kasi, ito yung wala pa talaga ako. So, pupunta na tayo sa laptop. So, ito na nga. Bubuksan ko na nga yung laptop, no? Para makita nyo yung kung ano itsura ng Asus Intel i3. So, mapapansin nyo, ayan, ay, sorry. Ayan. Ang simple lang ng loob, no? Kasi yung mga dating laptop talaga, hindi mo maintindihan kung ano yung laman sa loob. Ang dami-dami, hindi mo naman lahat gagamitin. Ay, dito pala sa gilid, siyempre makikita natin yung charger. Tignan nyo naman yung charger, oh. Parang charger na ng cellphone. Hindi na yung dati na parang may extra-extra pa dito na yung power supply pala nakakabit dito sa wire, no? So, ang ganda na ng charger nila, oh. Siyempre, hindi mawawala sa mga ganitong unboxing ang manual. So, may dalawang manual dito. Hindi ko pa nababasa itong mga ito, eh. Basta dalawa yung manual. Ah, warranty pala yung isa. Warranty card. Tapos yung isa, user guide. So, ito na nga po yung laptop, no? Nakabalot siya, siyempre, ng parang tela ng... May tela. Basta tela. Color pala nito na Asus na to, is star gray. Kita naman na gray siya, pero hindi ko makita yung star. Oo, siguro gumaya sila sa Apple. Kasi sa Apple, may space gray. Wala naman yung space. Ang ganda ng kulay niya. Kung nakikita nyo, maganda yung color. Siyempre, pag bago, maganda pa eh. Ganun talaga. So, dito nga, oh, sabi dito, CPU, Intel Core,
ay 3. Tapos memory gig nga niya 4 gig. OS niya Windows 10 na to. Naka Windows 10. So parang mostly naman ngayon ang mga laptop naka Windows 10 na. 1 terabyte ang malupit doon. 1 terabyte ang hard drive. Tapos ito pa ang maganda. Kasi 24 months ang warranty. So ngayon may 2 years warranty na sila. Sana mag-unlimited warranty na yung susunod pa. Lifetime pala, hindi pala unlimited. Ang kinaganda pa ulit nito, fingerprint na siya. Parang cellphone, di ba? Thumbmark mo na lang, ipupindot mo na lang dito. Ito guys, oh, ito, ang cute oh. Ayan oh, kung nakikita nyo to. Kung nakikita nyo itong maliit na square na to, ito yung parang fingerprint niya. Yung tatak, gaganon mo lang, oh, mag-open. Ang lupit! High-tech na talaga ngayon. So, ayan guys, oh, naka-Windows 10 siya. So, yun na nga guys, no? Open na siya. So, ayan, usually, yun ang mamakikita mo, yung icon dyan na recycle bin, yung Chrome. So, dinownload ko pala yung Chrome nito kasi, ano naman eh, lagi namang pagbago yung laptop, walang Chrome eh. So, ita-download mo pa. So, nage-expect ako na may free siyang antivirus. Nage-expect ako na may kasama na siyang Microsoft Office, pero wala. Kasi dapat may kasama na siyang ganun. Kasi syempre, package na yan eh. Pag binili mo yan, dapat andyan na lahat. Para kang bumili ng sasakyan na atatlo lang yung gulong. Eh, anin ko yan. Anin ko yung laptop kung walang Word. Eh, yun lang madalas ang ginagamitan natin ng laptop, di ba? Buti nga, may Chrome pa eh. Makakapag-YouTube pa tayo. Yun lang naman, ang mapapakita ko sa inyo sa review na to. Ano pa ba? May mga tanong pa ba kayo dyan? Kung anong gusto nyo malaman kung sa laptop na to? Well, para sa akin, siguro out of 100% eh, ano lang, siguro mga 80. Kasi isa pa na parang ayoko ah, kasi parang ang bagal niya. Hindi ko alam kung bakit mabagal. Wala naman naglo-load. So yung pinaka ano na lang nito, yung pinaka specs niya, pupost ko na lang dito. Ayan, pupost ko dyan. Ito, yan na siya. Para makita niya rin yung specs niya. So, para alaman nyo kung may balak kayong bumili, mapag-aralan nyo kung anong dapat bili na laptop. Mahal ang mga laptop, so dapat mabibili nyo yung talagang gusto nyong laptop. Kung ano yung specs na hinahanap nyo, kung mahilig kayo sa gaming, dapat yung mga video card, yung graphics, yan ang titignan nyo dyan eh. Pero kung mahilig kayo mag-save na kung ano-ano, dapat mataas naman yung hard drive. Kung gusto yung mabilis, nasa one click lang, dapat putahan nyo naman yung RAM, dapat mataas. Kahit at least daw 8GB eh. Yun lang naman ang pwede kong ma-review dito sa laptop, no? Oh, basically, yun lang naman ang pwede nating ma-review dito kasi yung loob, eh, bala na kayo mag-explore. Sinabi ko lang yung mga free niya, kung ano yung specs niya. So, syempre, hanggang dito na lang ulit. Guys, sa susunod na lang po ulit na vlog, kung ano man po yan, abangan nyo yan po palagi mga i-upload natin. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking video, so, click nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba ng aking video para lagi na po kayong updated sa aking mga videos. So, next time na lang po ulit, guys. Kung may mga question po kayo, comment nyo lang po regarding po dito para sagutin po natin yan. So, mga may balak kong bumili ng laptop, so pwede po ako mag-share ng aking kakaunting knowledge para po sa inyo, guys. Kaya explore ko na lang po muna tong laptop, no? Hanggang sa susunod na lang po ulit. Bye!